May tiwala siya sa mga kumikilo sa site ngayon kahit naisipan niyang mag-bio muna papunta sa dating lupaing tinitirhan nila dati ni Liam. Ang loteng kinatitirikan ng mismong dampanila ng anak na noon, binili niya at ang mismong dampanila dati pinaayos niya. Malaki naging papel sa buhay nila ng anak niyang maliit na bahay. Doon lumaki si Liam. Doon sila bumuo ng magagandang alaala bago niya ulit nakita si Enzo. Kinabig niyang renda ng kabayo. Maingat siyang bumaba. Sumalubong sa kanyang katahimikan at ang mabinging hangin sa paligid. May talim ng mahogany ang gilid ng bahay. Iilang bulaklak, bagod ng kawayan, malinis ang paligid. Ang papa niya mismo nagutos sa caretaker sa mansyon na pati ang malilit niyang bahay linisan din. Kinukuha niyang susi mula sa kanyang bulsa, binuksan ang kahoy na pinto. Lumangit-ngit dahil sa tagal nang hindi nabuksan. Tilingnan niya ang paligid. May kawayan na salaset, dalawang silid, puting kortina, walang TV, walang kahit anong appliances pero may ilaw. Kahit wala siya, maayos itong naalagaan. Dumiretso siya ng silid nila dati ng anak niya. Gaya sa labas, malinis din doon. Nakahinga siya ng maluwag. Lumabas ulit siya at kinuha ang bag na nakasukbit sa tagilina ng kabayo. Laman yon ay box. Box kung saan nakalagay lahat ng pictures nila ni Enzo. Ang picture frame, ang mga albums, kasama ng bag ang maliit na bote ng gin. Mahina siya sa alcohol pero kahit ngayon lang. Dahil ngayon nakaharap niya si Eros ay bumabalik ang sakit. Pinapaalala nito ang namayapa ng asawa. Hawak sa kamay ang maliit na baso. Isa-isa niyang tilingnan ang mga nalatag na picture sa higaang kawayan. Tinaas niyang picture ko sa niyakap ni Enzo si Liam habang natutulog ang mga ito. Mahimbing na natutulog ang dalawa at walang kamalay-malay na kinuhanan niya na ng picture. Hindi ka pumasok sa trabaho dahil nagkasakit ang anak natin kaya tinabihan mo nilang si Liam hanggang sa makatulog. Mapait siyang umiti sabay ng luha. Sunod niyang tilingnan ang picture ko saan pareho sila nakatingin sa salamin. Nakayakap si Enzo sa kanya mula sa likod. Nakasubsob ang mukha sa kanyang leg at hawak niya ang cellphone para kunin ang refleksyon nilang dalawa sa salamin. Ito ang araw na nag-propose ka. Kagigising ko pa lang. Nagulat ako nang sinuotan mo akong bigla ng singsing. Akala ko nananaginip lamang ako. Pinahid niyang luha ngunit tila gripo yung ayaw paawat sa pagbuhos. Nilagok niya isang shot ng gin. Napangwi siya sa paet dahil talagang gumuhit iyon sa lalamunan. Pero maipapait pa ba sa nawalan ng minamahal? Kung kailan maayos sila at masaya, saka naman binawi ang taong yon. Kaya nga parang gusto niya nilang pagsasihan na nakilala niya pa si Enzo. Kasi para siyang diludurog sa sakit tuwing naaalala niya ito. Nilabas niya sa box na naka-frame na picture nilang tatlo. Nasa balikat ang anak niya habang hawak doon ang ama sa dalawang kamay. Habang natatawa siya sa tabi ng asawa. Sa kabilang frame, hawak na ni Enzo ang kamay niya habang nasa balikat ang anak. May mga panahon gusto ko nang sumuko. Ilang beses na. Pero dahil sa anak na tila lumalaban ako. Matagal na ako lumalaban. Di ko akalain hanggang sa mga oras ito lalaban pa rin. Walang katapusan. At napakahirap. Masakit dito. Hinampas niya ang dibdib. Umagulhol siya sa mga palad niya. Nahihilo na siya sa pangatlong shot. Pero balak niyang ubusin na isang bote. Nagbabaka sakaling saglit niyang malimutan ng lahat. Kahit ngayon lang. Siguro sakala ko makapagpapahinga pag nakasunod na ako sa'yo dyan. Di mangan ngayon pero balang araw. Sumingot siya. Mahirap bang buhay dyan? Nakikita mo ba kami ngayon? Kumilata siya sa kawayang higaan. Malamig. Napakalamig. Dahil nag-iisa lamang siya. Mag-isa niyang nahihirapan sa ganitong pakiramdam. Nangungulila at nadudurog. May mga panahon na gusto ko nilang sumunod sa'yo, Enzo. Namimiss na kita. Humina ang huling katagang binanggit niya. Tuluyan siyang kinain ng pagod at kalasingan. Hindi yan namalayan mula sa tanghaling iyon mabilis sa tatakbong oras at magdidilim ang paligid. Di niya man lang nabuksan ang ilaw. Ngunit magandang mga bandang alas 9, imedya, isang pickup ang pumarada sa labas ng dampa. Ang kabayong itinali sa may mahogany umingos. Nalaman ang dumating na may tao sa bahay na nasa harapan. Bumukas ang pinto ng bahay ngunit hindi niya yun napansin. Wala siya sa sarili at nanghihina. Lumiwanag ang paligid sa pagbukas ng ilaw. Narinig niya ang mahinang mura. Namimigat ang matang nagbukas siya ng talukap. Malabo ang kanyang palingin pero nararamdaman niya. Binuhat siya ng kung sino. Dito lang ako. Ayokong umalis. Pumalag siya. It is more comfortable in your mansion. We have to go home, Serena. Bahagyang napawang ang labi niya na makilala ang boses. It's Eros. Sa lahat ng taong makakahanap sa kanya ay ang lalaking ito pa. Kumuyom ang kamo niya. Sinikap makawala sa braso nito. Pero mas malakas ito at mas malaki sa kanya. Bitawan mo ko. Dito lang ako.
Inampas niya ito at di niya alam kung saan niya ito tinamaan. Bakit ba ito pang nakahanap sa kanya? Tsaka bakit naman ito nag-abalang hanapin siya? Sa lahat ng taong nasa mansyon, hindi niya maisip na isa ito sa maghahagilap sa kanya. Halatang wala itong pakialam sa kanya at puros masasamang tingin lang ang binibigay sa kanya kahit wala naman siyang kasalanan. Stay still, damn it! Ibaba mo ako! Kaya't niya ito sa balikat pero tiniis itong ginawa niya. Maipasok lang siya sa kotse nito. Naiirita na siya. Gusto niya lang naman na mapag-isa. Bakit pati yun parang bawal din? Nang gagalaiti siya sa loob ng sasakyan. Ibaba mo ako. Huwag mo kong hamunin, Eros. Ibaba mo ako. Nakasakay na to sa driver seat ng balingan siya gamit ang matalim na tingin. Or else what? Anong gagawin mo kung ayaw ko, Serena? Saglit siyang natahimik at ilang saglit. Walang pakundangan nagkubad siya ng damit. Narinig niya ang malutong nitong mura. Serena, put that back. What the fuck are you doing? Lalabas ako sa kotse mo na nakahubad? Mababa ako sa mansyon na nakahubad, Eros? Kung ayaw mo ko ibaba ngayon, pwes gagawin ko to. Maging ang bra, sinunod niya. Mas lalo pang nagmura si Eros at sunod ay ang jeans na suot. Isinunod niya na dapat ang panty ngunit isang marahas na halik ang sumalubong sa kanya. Mabilis itong naitaas sa ulohan niya ang kanyang mga braso. Mas lalo lang naging mapusok ang susunod na mga halik. Namimilog ang mata niya habang nakapikit itong hinahalikan siya. Habol ang paghinga na maghiwalay ang kanilang labi. Tila lasing na lasing ito matapos yun. Namumungay ang mga mata. Namumula ang nangintab na labi. I am already fucking tempted. Pinipigilan ko lang. Not until you remove your clothes in front of me. Now you can't escape from this. He said huskily and attacked her swollen lips for the second time. Oo at kamukha nito si Enzo. Pero hindi itong asawa niya. Pinagtataksala niya si Enzo dahil sa ginagawa nila ngayon. Nang bitiwan nito ang kamay niya, agad niya itong tinulak. Pero para lamang siya nagtutulak ng pader dahil sa tigas ng katawan nito. Iniiwas niya ang mukha dito. Tumigil ka. May fiancé ka, Eros? Bakit mo ito ginagawa? Tumagilid ang ulo nito na tila hibang na hibang pa sa halik. Nanatili ang mata nito sa mga labi niya. May asawa ako. Tila pinagmamasal lang nito ang kibot ng kanyang bibig. Parang di naman nakikinig. So? At sinalakay naman ang papangangkin na halik ang labi niya. Mabilis gumapang ang kamay nito sa dibdib niya. Napaawang ang labi niya sa ginawa nito. Kalaunan hindi ito nakatiis at binuhat siya para ipweso sa kandungan nito. Saka kinabig ang batok niya para makasalakay ng halik. She moaned uncontrollably. She cannot help it. Tinutudyo siya nitong maging ibang tao sa mga oras na to. He unbuttoned his jeans and just a split of seconds, his member sprang out. Di na siya nakapalagpa dahil sa mahigpit itong hawak. Sa isang hila lang napunit ang kanyang panty at tila nagmamadali ito. The last thing she found out, she's moaning like crazy. Hindi nito pinuputol ang titig sa kanyang mga mata habang ginigiya siya sa kandungan nito. His eyes is a combination of madness and thirst. His huge member inside feels like splitting her. You are cheating to your fiancé and I am too to my dead husband. Sabi mo professional tayo dito pero hindi yun ang nakikita ko ngayon. Tumulo ang luha niya. Nakatulog na siya pagkatapos habang nasa kandungan nito. Naramdaman niya lang na sinusuotan niya ito ng shirt at inayos sa upuan. We are not. Huling katagang sinabi ni Eros bago pinaharurot ang pick-up. Tanghali na siyang nagising. Masakit din ang ulo niya. Panigurado dahil sa hangover. At natunala na lang siya na mapansin ang suot na damit. Nasa silid na siya ngayon. Biglang nag-flash sa utak niya ang senaryo na nangyari sa kotse. Sa kotse ni Eros. Napatakip siya sa bibig at tensyonado nagtungo sa banyo. Napatingin siya sa sarili sa salamin. Hindi maaari ito. Tuwing maalala niya ang mukha ni Suzette, para siyang tinuklaw ng ahas. Eros kissed her. Hindi siyang nauna pero pareho pa rin din ang kasalanan iyon. Dapat pinag-igihan niya na ang pagpigil dito. Hindi dapat nangyari yon. Biglang may kumatok sa pinto. Agad siyang nagtungo doon para pagbuksan ito. Ang babaeng asawa ng caretaker ang napagbuksan niya. Umiti ito sa kanyang may bitbit na tray na may baso ng tubig, pagkain at isang tableta sa tabi. Kumain na po kayo. Ibinilin din ni Sir Eros na inumin niyo rin ng gamot para sa hangover. Nandito. Inilahad nito ang tray. Nasaan si Eros? Umalis na po sila. Papunta sila ng site, bibisitahin ng mga trabahante doon. Naparunok siya at tumango dito. Pumasok na rin ang babae para ilapag ang tray sa side table. Nagpaalam din ito kaagad. Nakagat niya ang dalili at hindi mapakali. Buwaba siya kalaunan. Panay ang sulyap niya sa wall clock.
Magabandang 2:12, narinig niya ang pagparada ng sasakyan sa labas. Unang bumaba si Manuel mula sa backseat at sumunod si Evangeline na mukhang katabi ni Manuel sa backseat kanina. Ngumiti si Evangeline nang makita siya. Ngunit baka sa mga matang pag-aanla. Halatang alam na nito na naglasing siya kahapon. Hindi siya umiinom. Paniguradong nagulat din to sa nalaman. Ayos ka lang? Ani Vanjie pagkatapos niyang humiwalay sa yakap ito. Tumango siya taga dumiretso ang mata niya sa kabababalang na si Eros. V-neck tight shirt ang suot nito. Bakat ang muscle sa malapad na dibdib, tiyan at braso. Sorry, may kailangan akong kausapin. At nilampasan niya si Vanjie. Nagtatakang kaibigan na sinundan siya ng tingin. Maging si Manuel hindi na nakapagsalita nang lampas niya rin para direktang lapitan si Eros. May mapaglarong aura na nakabalatay sa mga mata nito nang makita siyang papalapit. Kumuyom ang kamao niya at matalimtong tinitigan. Let's talk, Eros. Humalokip-kip to at tahimik na sumunod sa kanya nang mauna siyang maglakad dito. Dumiretso siya sa kwarda sa likod lang ng mansyon. Wala man lang bakas ng guilt sa mukha nito nang balingan na to pagkarating nila sa may kwadra. Hindi man lang ito apektado? May nangyari sa kanila at may fiancé na ito. Masasaktan nito ang fiancé nito. Tumagilid ang uro nito at tinitigan siya. How's your feeling? Eros, sabihin natin kay Suzette ang nangyari sa atin. Sabihin natin hindi natin yung sinasadya. Na lasing ako. Wala sa katinoan. Hindi natin nakontrol ang sarili natin. Uulitin ko. Hindi natin yung sinasadya. Direkta na yung bulalas dito. Baka kaya pa ninyong salbahin ang ugnayan ng dalawa. The way Suzette talk about our relationship, alam niya. In love na unlove ito kay Eros. Malapit na itong ikasal. Nagkakaintindihan ang dalawa. Hindi dapat masirang lahat na yun dahil sa nangyari sa pagitan nila. Walang masisirang relasyon dahil sa kanya. Hindi siya relationship wrecker. Matino siyang babae. Babae rin siya at alam niya ang pakiramdam na mawalan ng minamahal. Masasaktan si Suzette. Tumingala siya kay Eros. Bakas ang tensyon sa kanyang mga mata. Kinakabahan siya. Kailangan nilang ayusin to pero dapat may cooperation ni Eros para paniwalaan siya ni Suzette. Maniniwala ito kay Eros dahil mahal nito ang lalaki. Mag-set ka ng schedule. Makikipagkita tayo kay Suzette. Hindi natin yung sinadya. I did, Serena. Sinadya ko yun. Natigilan siya na marinig ang sinabi nito. Tila nagkabuhol-buhol ang lahat sa utak niya. Hilaw siyang natawa. Nadala ka lang. Lalaki ka't may pangangailangan. Hindi yun sinasadya dahil maintindihan ni Suzette ang lahat. Kahit hindi ka maghubad, huubaran kita pag gusto ko. You don't need to be naked to seduce me. Walang pakundangan sabi. Napakanga siya. Ngayon mas nalong di niya ito maintindihan at bakit ito yung ginagawa gayong alam nitong may nobe na ito. Gusto niyang isipin na maaaring isang pagkakamali lang na natokso lang sila at dapat nagsisisi sila ngayon. Pero mukhang siya lang ang nagsisisi dahil di niya makita ang pagsisisi sa mata ni Eros at di niya maintindihan kung bakit. Parati mo na ba itong ginagawa kay Suzette? You always took girls behind her. Napakanga siya. Seryoso ang titingin ito sa kanya. His Adam's apple moves while staring at her lips. No! Anito sa garalgal na boses. Kumakatingin to, tila nalulunod ng hipnotismo niya. Nawawala sa sarili tuwing tititigan siya. Kung ganun, bakit? Bakit mo ginawa sa kanya ngayon? Masasaktan siya. Nang hina ang boses niya sa huli, parang kinukurot ang dibdib niya. Then what do you want me to do? Seryoso itong nagsalita. I want you to decide for us. Napamaang siya. Dahil kung ako ang tatanungin, ayoko na mag-sorry. Hindi ako hingin tawad sa mga bagay na ginusto ko. It's not a mistake. It's my choice, Serena. Naparunok siya. Naiirita siya sa loob-loob niya. Pinapaalala lang nito ang lahat. Kung di man ito maging totoo sa paghingi ng tawad, ano pa ang use ng paghingi ng tawad kay Suzette? Bakit ganyan ka magsalita? Minahal mo ba talaga si Suzette? Her voice was helpless. Gumalaw ang bagang nito habang nanatiling nakatitig sa kanya. Kasi kung mahal mo siya, hindi mo siya sasaktan ng ganito. Mahal ka niya. The way she talked about you, the way she care, inihabilin ka pa nga niya sa akin eh. Tapos, napahilot siya sa sentido. Do I need to care then? Hindi siya makapaniwala sa narinig dito. This guy is so insensitive. Hindi siya makapaniwalang may mga ganitong lalaki. Dismayado siyang umiling at wala sa sarili. Tinalikuran ito. Kung ganon, sisikapin niyang maiwasan si Eros. Ngunit papaano? Kung parte ito ng project, mahaba-haba pa, ang gugugulin ito sa mga school buildings sa ipapatayo. Maybe she can ask Manuel about this? Pero nakapirma na ito sa kontrata.
Wala nang bawian to. Then the best thing to do is to avoid him. Alas tres ng hapon nang biglang dumating si Leandro. Nag-usap pala si Manuel at Leandro tungkol sa pangabayo. Tuturuan mo ako, Gab? Baling ni Evangeline kay Manuel. Nagsalubong ang kilay ni Manuel. No, you have to ride with me. Susunod ka na mag-aral sa pangabayo. Manuel insist. You know how to ride a horse, so hindi ka sa akin nakasasakay niyan? Ani Leandro sa kanya. Natawa siya. Kaya ko na. Kaya, oo, hindi na ako makikisakay sa'yo. Hi, ano pa bang hindi mo alam para may pagkakataon akong turuan ka? Tumawa si Leandro. Napapailing siya. Where's Eros? Ani Leandro ang napapatingin sa paligid. Nasa kwadra na. Sasama siya ngayon, si Manuel. Napanganga siya. Kung alam niya lang nakasama si Eros, baka hindi na siya pumayag sa mama ngayon. Matapos ang paghanda, sabay na silang lahat tungo sa kwadra. And there, she saw Eros standing beside the black horse. Suot ang ripped jeans at walang pang itaas. Pawisan ito na ibaba ang damo sa harap ng kabayo. Tatlo lang ang kabayong nasa kwadra ngayon at lima sila. Napalunok siya. Mukhang mapipilitan siya makisakay kay Leandro ngayon. O, paano ba yan? Ngumisi si Leandro sa kanya. Napabuntong hininga siya. Serena? Napalingon sila sa nagsalita. Si Eros, matikas na nakaupo sa itim na kabayo. Matalim ang tinging pinungkol nito kay Leandro. She is riding with me, Eros. So, Leandro insist. Kumunot ang noon niya kay Eros. Ano na naman bang klaseng pakulo ito? I heard that you are just a newbie. You always ride a horse alone. I don't think so if you can ride a horse with her. Baka maaksidente lang kayo. Nanatili ang kaseryosohan ni Eros. Marunong ako, aniya. Mas gugusto niyang sumakay kasama ni Leandro kaysa naman makasama si Eros. Kung wala lang sana nangyari sa kanila kagabi, baka kayanin niya pa ang makipagsalamuha dito. Kaya ko, Serena, don't worry. Ungot ni Leandro at agad na nagtungo sa kabayo. Nakabang na rin ang caretaker doon. Ina-assist si Leandro sa pagsakay. Malamig ang matang tumingin si Eros sa kanya. Umigting ang panga nito. Serena, may banta sa boses ni Eros. Kinabahang napatingin siya dito. Kakaiba ang lamig na nakikita niya sa mga mata nito. Nakakapanlambot. Don't push your luck, lady. Come here. Mahihimigan ang kinokontrol nitong galit. Tinanaw niya si Leandro na nakasakay na ngayon sa kabayo. Saunahan siya ni Manuel at Evangeline na nagsasagutan na naman. Napilitan siyang lumapit kay Eros. Nanatili ang lamig sa mga mata nito habang papalapit sa kanya. Inilahad nito ang kamay sa kanya at ngalingalin niyang tinanggap ito. Nang mahawakan nga nito ang kamay niya, hinila siya nito at mabilis na naipwesto sa harapan nito. Sinalakay na malakas sa kabog ang kanyang dibdib. Nagwawala ito at hindi niya makontrol. Sumandal ka sa akin, Serena. Anito sa baritono ng boses. Hindi siya sumandal dito gaya ng gusto nito, pero biglang bumilis ang pagpatakbo nito kaya tiyan napigilan ng katawan na mapasandal sa dibdib nito. Hindi ba pwedeng sabay tayo sa takbo ng mga kabahay nila? Kurot ang noong reklamo niya dito. Nauuna sila at naiiwan si Manuel at Leandro sa likod. Kung bakit kasi kailangan pa na mauna, eh may kasama naman sila. Para itong binging walang naririnig. Gumalaw ang panga nito at mabigat nitong tingin ay tumama sa kanya. Alam ko na ang pupuntahan natin. Maghintay tayo doon sa kanila. Seryoso ang boses nito. Eros, mahina niyang sambit. Ramdam niyang wala ng pag-asa magbago pang isip nito. Mabilis naman siyang narating ang sapa. Isang maliit na gazebo lang ang naabutan nila. Walang katao-tao, parte pa ito ng lupa ng kanyang ama.